verse 10. Finally, be strong in the Lord and His mighty power. Be strong in the Lord and in His mighty power. Number one is unleash your energy. Unleash your energy. Verse 10. Be strong in the Lord and His mighty power. So mapapansin natin dito sa passage na ito na kinukonclude ni Apostle Paul sa Ephesians Church lahat ng mga sinabi niya. Eh, aanhin mo nga naman lahat ng pinayo ko sa iyo, eh, pambihira, bibigay ka rin lang naman sa dulong-dulo. Sayang ang lahat ng bagay kung hindi ka naman pala malakas. Napansin mo, kahit ano natutuhan mo, hindi malakas ang loob mo. Aanhin mo ang talino mo kung wala kang lakas ng loob. Kaya sinasabi, nung papasok sila sa Promised Land, be strong and courageous. Napaka-importante nun. Aanhin mo ikaw, summa cum laude ka, magna cum laude ka, o cum laude ka. Most outstanding student ka, duwag ka naman. Mahina ka naman. Ano mang daig ka pa ng pangkaraniwang studyante. Daig ka pa ng pangkaraniwang tao na may lakas ng loob. Although kulang yun. Kailangan may alam ka rin. Kaya lang, mas mauunahan ka na may lakas ng loob kasi makakaumpisa siya eh. Because tandaan natin that 1,000 miles of journey begins with one step. Eh yung mag-step lamang, yung may lakas ng loob. Kaya sinabi dito, be strong in the Lord and His mighty power. You have to unleash your energy. Hindi ka pwedeng lumaban na kung saan wala kang lakas. Guguho lang ang buhay mo. Hindi pwede na kung saan lagi mong sasabihin na mahina ako. Hindi pwede yon. Kaya, ito ngayon ang magandang tanong. Dalawang bagay dito sa point na ito. Number one, how to get the energy. Kailangan ko pala na maging malakas, kailangan ko ng power na ito, kailangan ko ng energy na ito. Pero ang tanong, paano ko makukuha yung energy nyo? Verse 10, I will be reading in the Amplified Version. Sabi dito, in conclusion, be strong in the Lord. Ang ibig sabihin daw noon, pinaliwanag na siya ni Amplified, be empowered through your union with Christ. Be empowered through your union with Christ. Ibig sabihin, be empowered daw sa yung pakikipag-isa kay Lord. Pakikipag-isa. So dapat, para makakuha ka, makinig ka maigi, gusto mo ba maging malakas? Gusto mong kayanan mo, hindi ka lang pinaglalaroan lagi ng demonyo? Pinagtatawanan lagi ng demonyo? Gusto mo ba maging malakas? How to get the energy? Kapatid, makukuha mo ito sa pamamagitan ng pakikipag-isa mo kay Lord. Therefore, huwag mong kinakalaban si Lord para lumakas ka. Importante yung union na ito. The moment na kalabanin ng isang mananampalataya ang kalooban ng Panginoon, humihina siya. Be empowered through your union with Christ. Gusto mo, kapatid, makakuha ng lakas, makipag-isa ka kay Lord. Napansin mo, every time na nananalangin ka, lumalakas ka. Every time na sinasamba mo si Lord, lumalakas ka. Every time na kumakain ka ng salita ng Diyos, lumalakas ka. Dahil hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. So every time na nakikipag-isa ka sa Panginoon at hindi tumatalikod at hindi nilalabanan ang kalooban ng Panginoon, nagiging malakas ka. Napansin mo yung mga taong lumalaban sa kalooban ng Panginoon, ang hihina, ginagamit ng demonyo? Kasi walang union eh. Nakuha natin, hindi nagsisimba. Online na nga lang. Hindi nagbabasa ng Bible. Hindi nagpipray. Hindi kumakain ng salita ng Diyos. How to get the energy? Oh, kapatid, huwag mong kinakalaban si Lord para lumakas ka. Ano pa? Huwag kang lalayo kay Lord. Para lumakas ka, importante itong union na ito. Kung gusto mong kumuha ng kalakasan, huwag kang pupunta sa chismisan. Pumunta ka, kapatid, sa kung saan pinag-uusapan ang salita ng Diyos. Pumunta ka sa lugar na kung saan nagiging malapit ka kay Lord at hindi nagiging malayo ka sa Diyos. Huwag kung ano-ano ang pinupuntahan mo. Kasi kapatid, yung pinupuntahan mo ba, yung ginagawa mo ba, palapit kay Lord o palayo kay Lord? Ilalapit ka ba sa gawain niya, sa kalooban niya o palayo? Kapag hindi mo ginawa yan, mahina ka kapatid. Kahit maingay ka, mahina ka. Dahil di lahat na maingay, malakas. Di lahat. At yung iba, ginagamit ng demonyo para lalo siya manghina. How to get the energy? Importante ito kapatid. Huwag mong kinakalaban si Lord. Importante yung unity kay Lord. At importante kapatid na huwag kang lalayo sa Panginoon. Lumapit ka lalo kay Lord. Makipag-isa ka lalo kay Lord. How to get it? Kapatid, importante itong union na ito sa Panginoon. And isa pa kapatid,
mapapansin natin where to get the energy. How? Kinakailangan kapatid yung unity na yun, yung union with Him. Tutuloy ko. Sabi dito, in conclusion, be strong in the Lord. Be empowered through your union with Him. Susunod. Draw your strength from Him. The strength which is boundless might provides. So where to get the energy? Importante daw, draw your strength from Him. Kunin mo, kapatid, yung strength mo sa Panginoon. Kukunin mo. Una, makipag-isa ka kay Lord. Huwag ka maikipag-away sa Kanya. Huwag ka maikipag-away sa kalooban Niya. Huwag kang lalayo, kapatid, sa salita Niya ng Panginoon. Mananalangin ka lagi. Tapos saan mo kukunin ito, kapatid? Draw your strength from Him. Hindi mo makukuha yan kung saan-saan. Kala mo malakas ka na dahil may pinuntahan mo tong taong ito, pinuntahan mo tong lugar na ito, kapatid, kay Lord mo makukuha yan. Hindi kung kani-kanino. Hindi kung kani-kanino. Kaya nga, napaka-importante, kapatid, na maunawaan natin na meron kang kapangyarihan. May prinovide na si Lord eh. Sinabi na ni Lord, saan ka mag-iigib ng kapangyarihan? Sinabi ni Lord kung saan ka magre-recharge. Sinabi niya, relasyon mo sa akin. Sa akin mo ito makukuha. Palakasin mo. Huwag ka naglalayo sa akin para nang sa gayon lumalakas ka. Sa akin ka mag-iigib ng kapangyarihan. Sa akin ka kukuha ng kapangyarihan. Ulitin ko kapatid, pag hindi ka makapangyarihan, padadapain ka lang ng kaaway. Walang mangyayari sa'yo. Kaya napansin mo, yung source talaga ng kapangyarihan, walang iba, kundi ang Panginoon. Diyan kita ng example, kapatid. Parang sasabihin natin, hindi naman ako nakakalipad eh. Di ba? Eh kaya lang, pag sumakay ka ng eroplano, makakalipad ka na. Tama, hindi ka malakas. Pero pag sumakay ka sa presensya ng Panginoon, makakalipad ka. Kuha mo yun, kapatid. May mga bagay na mahirap para sa'yo. Pero kapag ikaw ay sumama sa kalooban ng Panginoon, bawa, hindi ka, ang bagal ko kasi maglakad, tama yun, eh, sumakay ka ng jet, sumakay ka ng sasakyan, bumibilis ka ngayon. It's not about you. Kanino ka ba sasakay? Kanino ka ba sasama? Kanino ka ba, kapatid, kakampi? Huwag ka makikipag-away kay Lord. Huwag ka lalayo sa kalooban ng Panginoon. Kasi walang mangyayari. So how to win the war? First, unleash your energy. Tignan mo, kapatid, yung kinakausap mo, yung pinupuntahan mo. Tignan mo, kapatid, kung saan ka kumukuha ng tapang. Sa alak ba? Sa ibang tao ba? Saan ka kumukuha, kapatid? Kumuha ka saan? Sa relasyon mo kay Lord. Tapos kumuha ka, kapatid. Alam mo yon? Sa Panginoon, sa pananalangin mo, sa pagbabasa ng salita ng Diyos. So unleash your energy. Huwag kang lalaban, kapatid, ng mahina ka. Lalaban ka, mahina ka. Kailangan, energetic ka muna. Kailangan may power. Come on, type mo nga yung word na power dyan ngayong oras na ito. Power, sabi mo dyan. Kailangan may power ka. Lalaban ka, mahina ka. Hindi pwede. Unleash your energy. Make it sure kapag harap mo sa problema, nanalangin ka. Make it sure pag harap mo sa problema, nakapakinig ka ng salita ng Diyos. Make it sure kapag harap mo sa problema, kapatid, nakarinig ka na makapangyariang salita ng Diyos. Doon mo lang makikita yon. Nakapag-prayer and fasting ka, nakasamba ka sa Panginoon, doon ka lalakarap ka sa problema, wala ka na itong energy. Wala ka, kapatid. Dadapa ka lang, plaplakda ka lang.